Nakakalungkot, nakakasad, nakakainis. Kaya kanina, hindi na ako nag-vlog o hindi ko na-videohan yung pagdating ng Winsboro. Iba-vlog ko sana, bibidyohan ko sana sila. Kaso talagang nainis ako. Bakit ka mo? Talagang nakakainis, guys. Alam niyo kung bakit? Wait. Dahil nag-increase o mag-i-increase na ang Winsboro. So, naiinis ako talaga kasi nga, ba't sabay-sabay pa? No, paano ko na naman ipapaliwanag yan sa ating mga customer? Samantalang, sabi ko nga sa inyo, ito yung number one cigarettes na mabenta dito sa aking tindahan. Dahil nung kailang vlog ko, nung last vlog ko, is sinabi ko nga sa inyo, lahat ng Mighty users is naglipat na ng Winsboro kasi ayun yung 4 pesos. Ano yon? So, tulad nga ng ginawa natin sa Marlboro, sa Mighty, Fortune, Winston, bago sila nagtaas, is nag-imbak kayo. No, yun nga lang, sa Marlboro kasi wala namang problema kahit mag-imbak ka ng marami doon. Kasi talagang tinatangkilik naman ng mga smokers yun. Tapos sa Mighty, dahil nga may ahente ako, nung bago rin magsitaas is nag-imbak din ako, no? Tapos, yun nga lang, limit yung kanilang pagbibigay sa ahete. Kaya, sa mga wholesaler, mayroon silang Mighty and Winston. So, kumuha ako ng Winsboro Light, lima. Nang marami din sa mga wholesaler. Tapos, ang problema ko ngayon, problema. Si Winsboro, kasi nga po, wala pong walang tinda ang mga wholesaler dito sa amin ng Winsboro, talaga sa ahente lang po siya. Nakakasad kasi sabi ko sa kanila noon pa man, nag-aware naman na sila sa akin na magtataas din ang Winsboro, pero sabi ko sa kanila nga na bago magtaas, sabihan na nila ako para sa ganun madami na ako o makapag-imbak na ulit ako tulad ng ginawa ko sa ibang cigarettes. Yun nga lang, ito nga, sinabihan nga nila ako, by next week is magtataas na nga si Winsboro. So, sabi ko, sige, bigyan mo akong tig sa sampo. No? Yun nga lang, hindi nila sa akin binigay yun. Dahil, tulad nga ng sinabi ko noon sa Mighty and Winston, hinuhold na ng mga ahente or ng office nila, ganyan, hinuhold na nila. No? Kasi, hindi pwedeng out of stock yun eh. Hinuhold talaga nila. And then, yun nga, ayun din ang nangyari sa Winsboro. So, sa bawat ahente siguro, nagbibigay na lang sila ng ilang box, no? Kaya, hindi ko na-order yung gusto kong orderin sa kanila. Kaya naiinis ako kasi hindi man lang nila binigyan, no? Yung mga customer nila para makabawi-bawi bago magtaas ang kanilang produkto. Kasi ngayon yung binabala ko na tig sa 10 rim ang kukunin ko kasi malakas naman siya bago magtaas. Yun nga lang talagang hindi nila sa akin naibigay yun, guys. Ito lang yung binigay nila sa akin. Bilangin ko. 2, 4, 5, 6 na red, 2 lights, tsaka 2 green. So, naiinis talaga ako kanina doon sa ahente. Sabi ko, inis ako sa'yo. Naiinis talaga ako. Dapat pala, nung last week pa, doon na ako nag-order ng marami. Kasi 4 nga lang yung in-order ko, guys. Diba, nung nakaraan. So, ngayon, nagdagdag ako. Akala ko, hindi pa sila magtataas. Bala ko lang is 5 rims lang ng Winsboro Red. Tapos, 5, 6, 7. Bali, mga 8 pieces lang sana na Winsboro rims ang aking o-orderin. Pero ngayon sinampu ko na yun nga, hindi talaga nila ako binigyan ng dapat nga, sabi nga nila mga 8 lang daw kada customer. Sabi ko talagang pumilit lang ako, namilit lang talaga ako sa ahente na bigyan na nila ako. So hindi rin ako pwedeng unahan ko sila magtaas. Magtataas ako agad-agad, no? So ayoko naman ng ganun. Naunahan natin yung company na magtaas. Pero kung may wholesaler lang talaga na ano, nagtitinda ng Winsboro,
Ngayon pa lang talagang pupunta na ako at maghahakot ako, magiging back ako. Pero wala. So wala tayong magawa, guys. Hindi ako pwede magtaas ngayon. Ano ba? Sabay-sabay nagtaas eh, no? Susunod yan, guys, yung MP, promise. So magtataka, magugulat ang mga Winsboro users kung bakit mataas na. Well, sinabi na nila sa akin kung magkano itataas na, pero hindi ko muna sasabihin. Nakakainis talaga, naiinis ako. Bakit mga nagtaas pa? Pero wala tayong magawa. Ganun talaga. No? Pero mas magiging mataas daw ang aking tutubuin kada isang kaha, guys. So, titingnan natin. Lalaruin natin yung presyo, kung pwede natin maibigay ng mababa pa rin sa ating mga customers, guys. So, ito, binayaran ko lahat sa kanila. Is 6,605 pesos. Yun. Tapos, yung pamalit ko ng lighter na mga kaha is next week na lang din. No, para bago mag-December or next week, December na yun. December. Yan, naka-ready, magre-ready na ako ng mga ating pag-giveaway sa ating mga kasukit. Yan. Hi, that's it, guys. Ganun talaga ang buhay. No, lahat nagtataas. Sahod na lang dito mataas. So, iniisip ko by Saturday na lang din ako magtataas ng presyo. So, hindi tayo makakabawi dun. Hindi tayo makaka... Alam yun, ha? Kikita ng malaki. Pero ganun talaga. Tatangkilikin pa rin naman to kahit mahal. Yung alak nga nun, di ba? Nung pandemic, may share ko lang. Talagang... Excuse. Ang gin dito na bilog is 200. Talagang pinapatok nila, guys. 200, ha? No, what more pa kayo mga ganitong price na? Pandemic pa yun, ha? So, yun na nga. Dito na nagtatapos ang aking vlog. Please subscribe my channel, Rochelle Edanes. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking chika-chika dito sa aking buntin tindahan. And that's all. Thank you and God bless. Bye-bye!